Malaking tulong po ang makuha ng CCTV para matukoy at mahanap ang puting van na sinakyan umano ng mga nang hold up sa isang armored vehicle sa Maynila. Iniimbestigahan na rin ang tila kaluwagan umano sa seguridad ng security escort ng hinold up na sasakyan. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Kulang isang oras bago ma-hold up ang armored vehicle sa harap ng sangay ng BPI sa kanto ng Remedyo sa Taft Avenue, Maynila. Pasado alas 2 ng madaling araw, sa CCTV video na ito, ganap na 1:37 ng madaling araw. Makikita ang isang kulay puting L300 overhead van habang binabagtas ang kahabaan ng Leon Ginto palabas ng Taft Avenue. 1:54 ng madaling araw, makukunan muli ang sasakyan. Sa pagkakataong ito, pabalik at patungo na ito sa Quirino Avenue. Bago mag alas 2 ng madaling araw, makikita muli ang sasakyan na patungo na sa Remedyo Street. Dito huling nakunan ng CCTV ang sasakyan. Una nang lumabas sa imbestigasyon ng Manila Police District, isang puting L300 van ang sinakyan ng mga suspect na tumangay sa 6.2 million pesos na dala ng armored vehicle. Hindi ko nakita yung numero. Kasi nung araw na yon, nung maga nga po, ikot na ikot yung van dyan. Pina-enhance na ng MPD sa Camp Crame ang mga CCTV video para makuha ang identifiable marks ng sasakyan at mga sakay nito. Ayon sa ilang testigo, matagal nang naka-standby ang mga suspect sa crime scene. Kasi hindi pa nga sa akin sigarilyo yung mama eh. May narinig kang sigawan? Wala, tahimik lang ho. Sinabi na rin ng MPD na iimbestigahan nila ang tila kaluwagan sa seguridad ng security escort dahil dati-dati. Teka, lahat ng oras bago siya pumapasok. Okay. Bago ipasok niya yung ano, kasi tinitignan niya muna yung tao kung may holdover. Emil Sumangil, GMA News.